Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates! Boss Al Francis Chua nagsisimula ng kumilos para sa problema ng Ginebra! Barangay Ginebra, playoffs ready na nga ba? Ito nga ang kupunan ni Coach Tim Cone, ang isa sa mga pinaka-inaabangan ngayong All-Filipino Conference. At base sa ipinapakitang performance ng Ginebra sa kanilang mga nakalipas na laro ngayong elimination round, ay sapat na nga ba para sa paparating no quarterfinals? Sa ngayon nga mga chong, ay kasalukuyang nasa itaas ng team standings ang Barangay Ginebra. Pangalawa nga sila dyan with 7 wins at 3 losses. Maganda nga yung kasalukuyang position dyan ng Barangay Ginebra dahil kakailanganin nila ng twice to beat advantage para mapadali ang pagpasok nila ng semifinals. Sa ngayon ay okay pa naman yung ipinapakitang performance ng kupunan ni Coach Tim Cone. Pero hindi pa nga rin yan sasapat at kinakailangan pa nilang doblehin yung kanilang naging performance dahil alam naman natin na nagbabago nga yung laro ng mga kupunan pagpasok ng PBA playoffs. At base sa performance ng Ginebra ay hindi pa sila handa at may mga kinakailangang pangayusin. Ngayong All-Filipino Conference nga mga chong ay Ginebra ang may pinakamababang bench scoring. At yan nga yung kinakailangang i-address ni Coach Tim Cone sa kanyang kupunan dahil more on sa starting 5 lang nakaasa ang Barangay Ginebra pagdating sa puntos. Kung titingnan natin yung starting 5 ng Barangay Ginebra, meron silang Scotty Thompson, Maverick Ahanmisi, Ralph Ku, Japet Aguilar at Christian Stanhardinger. Napakalakas nga ng starting 5 ng Barangay Ginebra. Pero ano sa tingin nyo ang problema ng kanilang kupunan? Ang sagot ay ang kanilang second unit. Sino-sino lang ba yung second unit na maaasahan ng Ginebra matapos ang kanilang starting 5? Iilan na lang yung magagamit ni Coach Tim gaya ni Stanley Pringle. Pero hindi na gaya nung dati yung performance ni Pringle dahil sa kanyang issue sa kanyang tuhod. Nandyan si Nards Pinto. Si Pinto medyo okay pa dahil maaasahan ito sa depensa. Sino nang sunod sa dalawa? Sidney Onwobere na back up nila sa loob ng painted area. Sumunod sa kanya si L.A. Tenorio na hindi na gaya ng dati ang performance matapos nitong mag-recover sa kanyang sakit. Sino pang susunod na maaasahan ni Coach Tim? Ang sagot ay wala na. At yan nga yung isa sa dahilan kung bakit natin nasasabi na hindi pa playoffs ready ang Barangay Ginebra. Malakas lang yung kanilang starting 5 pero wala silang solid na second unit para mabigyan ng pahinga yung kanilang starting 5. At nitong mga nakalipas nga na araw ay kumikilos na yung Ginebra management para masolusyonan yan. Naghahanap nga sila ng mga additional player na po pwedeng makatulong sa kanilang kupunan sa paparating na PBA playoffs. Problema pa nga rin ni Coach Tim ang kanyang lineup dahil sa mga injuries, partikular na sa pagkawala ni Jamie Malonzo, kung saan napakalaki pa naman ng role na kanyang ginagampanan. Nakuha nga ng Barangay Ginebra sa unrestricted free agency itong si David Morel. Pero hindi pa nga rin yan sapat dahil kakailanganin nila ng isang wingman na masasandalan. Sa ngayon nga mga chong, ay player rotation ang nakikita nating possible na maging solusyon ng Barangay Ginebra sa kanilang problema. Sabihin na natin hindi sila makakuha ng bagong player ay kailangan talaga nilang mag-adjust. Lalo na ni Coach Tim Cone sa kanyang player rotation. Bigyan ng playing time yung mga bench players para naman mabigyan ng pahinga yung kanilang starting 5 para hindi sila kinakapos sa dulo. Sa ngayon nga mga chong ay possible na fatigue yung magiging problema ng Barangay Ginebra pagpasok ng PBA playoffs.
Mabilis mapapagod yung kanilang mga key players kung wala silang mahahanap na bagong player o hindi sila mag-a-adjust sa kanilang player rotation. At para nga masolusyonan yung mga problema ang kinakaharap ngayon ni Coach Tim Cone sa Barangay Ginebra, ay nagsisimula na ngang kumilos itong si Boss Al Francis Chua para sa kanilang mga tinatarget na player. Ayon niya sa mga source, ay inaantay lang ni Boss Al si Coach Tim Cone kung sino ang kursunada nilang player. At kapag kaya raw magawan ng paraan nitong si Al Francis Chua, ay agad nilang i-execute para makuha ang nire-request na player ni Coach Tim Cone. Pero sa ngayon nga mga chong, ay ang priority ng Barangay Ginebra ay hindi makipag-trade. Naghahanap nga sila ng quality player sa unrestricted free agency. Sinisilip nga rin ni Coach Tim ang MPBL dahil naghahanap ito ng wingman na po pwedeng makatulong sa kanila pagpasok ng quarterfinals. Pero sakaling araw na hindi makakuha ang Barangay Ginebra sa unrestricted free agency, ay nakaabang nga yung mga plano nitong si Boss Al Francis Chua na kumuha ng bagong player sa pamamagitan ng trade. Sa ngayon nga mga chong, ay napakaraming po pwedeng gawing trade asset ng Barangay Ginebra sa kanilang lineup. Ang isa nga sa mga possible nilang gawing trade asset ay itong si Sidney Onwobere o hindi naman kaya itong si Von Pesumal. Sa ngayon ay waiting itong si Boss Al Francis Chua sa desisyon ni Coach Tim Cone bago nila i-execute ang trade.